A wonderful and blessed day to everyone. Welcome to the Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are a community of worshipers of the Triune God, image bearers in identity and impact, and it is a great privilege and honor to share with you, the viewer, solid biblical truths that will help us to rest in the finished work of Christ, to rejoice in His presence, and to revere our God. Thank you.
Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo magpapatuloy po sa pagsamba. At samahan po niyo kung buksan ang ating mga banal na kasulatan mula sa Exodo, Kabanatang 2, Talatang 11 hanggang 25, hanggang Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang 15. Exodo, Kabanatang 2, Talatang 11 hanggang 25, hanggang Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang 15. Ito po'y babasahin ko mula sa isang salin sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moses, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Egyptyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa magkabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Egyptyo at kanyang itinago sa buhanginan. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban at kanyang sinabi na gumawa ng masama, "Bakit mo sinaktan ang iyong kasama?" Sinabi niya, "Sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Inisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo?" Natakot si Moses at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalitaan ni Paraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay Paraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y ipinagtabuyan. Ngunit si Moses ay tumindig at sila'y pinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Nalang sila'y dumating kay Reuel na kanilang ama ay sinabi nito, "Bakit napakadali niyong dumating ngayon?" Kanilang sinabi, "Iniligtas kami ng isang Egyptyo mula sa kamay ng mga pastol at saka inigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan." Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Saan siya naroon? Bakit niyo iniwan ang lalaking iyon? Tawagin niyo siya upang makakain ng tinapay." Si Moses ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kanyang ibinigay kay Moses si Sipora na kanyang anak na babae. Nanganak siya ng isang lalaki at kanyang pinangalang Gershon sapagkat sinabi ni Moses, "Ako'y manlalakbay sa isang lupain." Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Egyptyo ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Sa Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang 15, noon ay inaalagaan ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyena na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. Sinabi ni Moses, "Ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog." Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy, "Moses, Moses." Sumagot siya, "Narito ako." Kanyang sinabi, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang sandali sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sinabi pa niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Si Moses ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, "Aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lapaing iyon, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at Jebuseo. At ngayon,
ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin at nakita ko rin ang pang-api na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw'y aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Ngunit sinabi ni Moses sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako na sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Tayo po'y magpatuloy sa pamamagitan ng panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagkakataon upang ikaw'y sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Muli kami nandito at sa pamamagitan po ng ganitong pagsasama-sama, bagamat kami nahihiwalay ay napag-iisa ng iyong Espiritu Santo. Kaya nga Panginoon, sa aming pong pagsamba, marapatin mo Panginoon ang aming pagharap at patuloy ka naming marinig sapagkat kami ay nakikinig. Pagpalay mo Panginoon ang buong pagsambang ito at maitas ka sa aming kalagitnaan sapagkat ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating pagtatalakay sa temang The Men of the Beginning, God's Call for Covenant Headship. Sa tuwing mapag-uusapan ang tipan ng Diyos, naunawaan natin ito na ito isang kasunduan na Diyos mismo ang nagtatag at ito'y nagsasabi, ako ang magiging Diyos mo at ikaw ang aking magiging bayan. Sa bagong tipan, ang tawag sa relasyong ito ay ang mga na kay Kristo. Sabi sa Galasya, Kabanatang 3, Talatang 29, kung ikaw ay kay Kristo, kabilang tayo sa lahi ni Abraham. At ang tawag sa ating relasyong ito kay Kristo ay kaloob ng Diyos. Kaya nga ito rin ang nagdadala sa atin upang walang sino man ay magmapuri o magmalaki sa Diyos. Bakit? Well, dahil wala tayong kinalaman dito, Diyos ang nagdesisyon na gumawa ng tipan at pumili ng tatawaging Kanya. Kaya nga sa pasimula pa lang, anumang may kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos ay isang pagtawag na kailanman ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat pero tayo ay tumanggap. At kung meron ngang tayong masasabing relasyon ngayon sa Diyos, ito'y dahil sa pagtawag ng Diyos sa atin. Kung babalikan natin ang mga katotohanan tungkol sa pagtawag ng Diyos sa atin, ito'y nagsisimula sa kasalanan, tapos ay sa kaligtasan, and then sa paglilingkod. Sa English, from sin to salvation to service. Hanggang ngayon, patuloy na ang Diyos ay tumatawag sa atin. Sa sandaling ito, ating pagbubulay-bulayan ang mensaheng pinamagatan kong kapag ang Diyos ay tumawag. Sa buhay po ni Moses bilang isang pangunahing katauhan sa covenant headship, halimbawa ng mga lalaking tinawag ng Panginoon sa kanyang tipan, titignan natin ang ilang mga katotohanan kapag ang Panginoon ay tumawag at ito'y totoo sa lahat ng mga tinuturing ng Diyos na Kanya. Tatlong mahalagang katotohanan po ang ating pagbubulay-bulayan tungkol dito kapag ang Panginoon ay tumawag. Ano po ito? Una, kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangang magsimula tayo sa pag-unawa sa Kanyang kalooban. Kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangang magsimula tayo sa pag-unawa sa Kanyang kalooban. Ito po'y mula sa Kabanatang 2, Talatang 11 hanggang 25. Well, bagamat alam natin na si Moses ay lumaki sa palasyo ng Egypt, alam din natin na ang kwento nang siya ay makuha ng
anak na babae ng parao sa ilog ng Nile na lulutang-lutang na nakalagay sa isang basket. Sapagkat noong panahong iyon ay ipinapapatay ng hari ng Egypto ang mga batang dalawang gulang pababa. At kaya nga si Moses ay natagpo ang lulutang-lutang sa Nile, sa ilog ng Nile na nakalagay sa basket ay upang iligtas at itago siya sa kapamakan ng sa kamay ng mga Egypto. Matatandaan na nang si Moses ay matagpuan sa ilog ng Nile, ang kanyang ina din ang naging tagapag-alaga niya at dinala lang siyang muli ng kanyang ina sa palasyo sa babaeng anak ni Pero. At ang mababasa natin dun sa Kabanatang 2, talatang 10, at ito ay naging kanyang anak. Ibig sabihin, mula noon ay inangkin si Moses na maging anak ng babaeng anak ni Pero. At ayon na rin sa ilang mababasa natin, lumaki si Moses na naging bihasa sa buong karunungan ng Egypt at kinilala bilang isang Prince of Egypt. Sa kabilang banda, habang lumalaki si Moses, maliwanag para sa kay Moses ang kanyang tunay na pagkatao at ang naging impluwensya sa kanya ng Egypt ay hindi naging dahilan upang ito ay magdala sa kanya na makalimutan niya kung sino siya talaga. Aware na aware si Moses ng kanyang tunay na identity sa isang Israelita. Aware si Moses kung saan talaga siya nabibilang. At ang sabi doon sa Kabanatang 2, talatang 11, nang mga araw na yon nang malaki na si Moses, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita niya ang kanilang sapilitang paggawa. At makikita dito kung paanong sinadya ni Moses yung pagpunta sa lugar kung saan naroon ang kanyang mga kapatid, ibig sabihin yung mga Israelita. Makikita din natin kung ano ang naging saloobin ni Moses nang makita niya ang kalagayan ng kanyang mga kapatid sa kanilang pagkalipin. Samantalang si Moses ay namumuhay ng malaya sa karangyaan ng palasyo, ang kanyang mga kababayan ay namumuhay sa pagkalipin. Well, ito rin yung sabi ng ilan, na parang si Moses ay naglalarawan sa gagawin ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. Iiwan ng Panginoong Hesus ang langit, alang-alang sa pagliligtas para sa atin ng mga makasalanan. Actually, ang isang katangian ng lumang tipan is to foreshadow yung magaganap, no? Yung ilarawan yung magaganap sa bagong tipan, particular patungkol sa Panginoong Hesus. Nakita ni Moses ang kalagayan ng kanyang mga kapatid sa kanilang pagkalipin. Samantalang siya ay namumuhay na malaya sa karangyaan ng palasyo. Samantalang ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kababayan ay namumuhay sa pagkalipin. At ito yung masasabi nating bahagi ng pagtawag ng Diyos kay Moses. At kung paanong sa huli ay makikita natin, iaahon niya sa pagkalipin ang kanyang mga kababayan. Ngayon, alam na natin ang talagang pagtawag ng Diyos kay Moses ay mababasa natin doon sa Kabanatang 3. Ngunit dito pa lang ay masasabi natin, aware si Moses kung para saan siya tinawag. Siya tinawag ng Diyos, hindi para sa mga taga-Ehipsyo, kundi para sa kanyang bayan. Hindi para paglikuran ang paraon, kundi ang paglingkuran ang Panginoon. Ganon din sa atin. Yamang tayo tinawag ng Diyos mula sa kasalanan at maliwanag yan sa ating pakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya nga ang buhay natin ngayon ay hindi na para sa kasalanan at sa sanglibutan. Ang buhay natin ay para na sa Panginoon. Kaya nga sa pagsunod sa Panginoon, mahalaga na aware tayo na tayo ay para na sa Panginoon. Kaya nga kung yung kinikilos natin yung kung paanong tayo ay nabubuhay, ito yung magsasabi kung kanino tayo nabibilang. Sabi nga ng isang kanta, "Now I belong to Jesus." At yun ay dapat maliwanag sa atin. Pakisabi sa katabi nyo, "Now you belong to Jesus." Tapos ay medyo bulungan nyo na lang, umayos-ayos ka. Well, aware si Moses kung para saan siya tinawag siya ng Diyos. Ang hindi lang maliwanag sa pagkakataong ito ay hindi pa pamilyar si Moses sa kalooban ng Diyos.
sapagkat hindi pa niya talaga narinig ang salita ng Diyos. At paano natin nasabi yun? At makikita natin na talagang hindi pa pamilyar si Moses sa kalooban ng Diyos dahil sa bukod sa iyon ay partikular na magaganap sa kabanatang tatlo. Pero ayon sa mababasa natin doon sa talatang 11 hanggang talatang 12 doon sa kabanatang 2, sabi doon, nang kanyang nakita ang isang Egyptian na binubugbog ng isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid, siya'y tumingin sa magkabi-kabilang dako at nang siya'y walang nakitang tao, kanyang pinatay ang Egyptyo at kanyang itinago sa buhanginan. Bagamat gusto na niyang gampanan yung sa tingin niya ay magliligtas sa kanyang bayan, makikita natin na bukod sa palihim yung ginawa ni Moses, hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga kabababayan, bagkus naging threat pa nga ito sa kanila. Ang sabi sa sumunod na talata sa talatang 13 hanggang talatang 14, nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang Hebreo na naglalaban. At kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinaktan ang iyong kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa inyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo? Natakot si Moses at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Well, malinis ang hangarin ni Moses, subalit mali ang kanyang naging pamamaraan. Sapagkat hindi yon ang kalooban ng Diyos. At dito ilang mahalagang katotohanan ang tinuturo sa atin. Una, kahit anong ganda ng hangarin natin, pero kung di natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, magkakamali tayo. Kaya nga sa pagsunod at paglilingkod, at sa anumang may kinalaman sa Diyos, higit sa ating magandang hangarin, mas mainam na alamin muna natin at maging pamilyar tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dito, mahalaga kung paano tayo ay lumalago sa salita ng Diyos. Noong pong January 31, bukod sa ito ay alam nating New Year's Eve ng mga Chinese, yung araw ng January 31 ay tinatawag na National Bible Month. Birin nyo, kung ang bawat Pilipino ay tinatawagan na mamulat sa salita ng Diyos, lalo tayong nasa Panginoon. Tayo yung dapat nangunguna sa pagkilala at pag-unawa sa salita ng Diyos. At nananatiling walang ibang paraan para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, in-encourage ko kayo na basahin ang inyong banal na kasulatan, gawin natin ito na mabasa natin sa buong isang taon. Hindi lang yon. Sa pagsunod sa Panginoon, totoo, mahalaga kung ano yung gusto natin gawin. Ngunit mas mahalaga na unahin natin na maunawaan kung ano talaga ang gusto o ang kalooban ng Panginoon. Gusto ni Moses na iligtas ang kanyang bayan. Tama naman. Pero sa pagkakataong yon, dahil hindi pa nga niya alam, hindi pa maliwanag sa kanyang salita ng Diyos, hindi lang yon, yung confirmation ng pagtawag ng Diyos sa kanya ay wala pa. Pero hindi nakapaghintay si Moses. Kaya ang ginawa niya ay yung gusto lang niya at hindi ang gusto o yung kalooban ng Diyos. Again, isang mahalagang lagi nating tatandaan sa pagsunod sa Panginoon ay yung paghihintay at pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kaya dito muli papasok yung kahalagahan kung paanong tayo ay magugugol ng panahon sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Josue Kabanatang 1, talatang 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa inyong bibig, kung di ito'y iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatabo ka ng tagumpay. Merong isang manunulat ang nagsabi, God is everywhere. However, He does not want you to reach out for Him everywhere but only into the Word. Reach out for it and you will grasp Him aright. Otherwise, you are tempting God and setting up idolatry. That's why He has established a certain method for us. This teaches us how and where we are to look for Him and find Him, namely in the Word. Yan po'y galing kay Martin Luther. Kung maghahanap po tayo ng paraan kung saan natin marinig ang Diyos sa panahon ito, wala pong ibang paraan
Ang Diyos ay gumawa ng kanyang sariling method upang marinig natin siya. At ito'y walang iba kundi ang kanyang salita. Kaya nga kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangang magsimula tayo sa pag-unawa sa kanyang kalooban. Ang ikalawang katotohanan kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan natin ang paghanda sa paglilingkod sa kanya. Kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan natin ang paghanda sa paglilingkod sa kanya. Ito'y mula sa kabanatang 2, talatang 15 hanggang 25. Kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan natin ang paghanda sa paglilingkod sa kanya. Hindi rin may kakaila ang naging pagsasanay ni Moses sa Egypt, lalo pat itinuring siyang bahagi ng palasyo bilang Prince of Egypt. Isipin na lang natin kung anong klaseng stature at power yung naging kalagayan ni Moses. Kung naalala nyo, sa ating kapanahunan ngayon, yung dalawang prince na si William at si Harry, sila mismo ay dumaan sa pagsasanay ng Royal Prince Army. Well, parang ganyan din kay Moses. Lahat ng pagsasanay para sa isang prince ay natamo niya. Subalit sa kabila nito, iba ang paghahanda ng Panginoon. Makikita sa tagpong ito kung paanong malaking aral kay Moses ang paghahanda sa kanya ng Panginoon. Sapagkat nang makarating kay Paraon ang kanyang ginawang pagpatay sa isang Ehipsyo, kinailangan niyang lisanin ang palasyo ng Egypt papunta sa Midian. At anong ibig sabihin ito? Mawawala ang pribileyo at kapangyarihan at ang katayuan niya bilang Prince of Egypt. At ang siguradong mangyayari, mag-a-adjust siya ng malaki dahil hindi niya na ma-enjoy pa ang anumang convenience niya. Dahil later makikita natin, bababa ang kanyang kalagayan mula sa pagiging isang Prince of Egypt ay magiging pastol ng mga kawan. Maalala nyo na noon ding panahong yun na naging mababa ang paningin ng mga tao sa mga pastol. Kaya nga, dati ay nakahalera kay Moses ang mga sundalo ng Paraon. Ngayon, ang nakahalera sa kanya ay lupon ng mga tupa. Meron nagsabi, ang daan pataas ay nagsisimula sa daan pababa. Sa maraming pagkakataon na gusto tayong ihanda ng Panginoon para sa kanyang layunin, yung karanasan na tayo'y maibaba, mawalan at masaktan ay pagkakataon upang magtiwala sa Panginoon na alam niya ang kanyang ginagawa. Totoo, mahirap yung tayo'y maibaba, masaktan o kaya ay may bawala sa atin, lalo't alam natin ng ating ginagawa ay pagsunod sa Panginoon. Ito yung mga pagkakataon kung saan nagkakaroon tayo ng katanungan. Yung sinasabi natin, kung kailan ako sumunod sa Panginoon, ay ngayon pa ako nagkaganito. Naalala ko tuloy yung isang popular na book. Ang title ng book ay I Kiss Dating Goodbye, na umabot sa mahigit 1.2 million copies. Yung pinaka-author ng book na ito ay naging sikat sa pagsulat ng aklat na ito at nakasulat pa siya ng ibang aklat. Subalit sa paglipas ng panahon ay bumaba ang kanyang popularidad at nagkaroon siya ng tanong sa Diyos. At dahil doon, dahil sa kanyang tanong na yon, at dahil din sa maling mga taong pinagtanongan niya, nauwi siya sa pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Sa maraming pagkakataon na gusto tayong ihanda ng Panginoon para sa kanyang layunin, yung karanasan na tayo maibaba, mawalan at masaktan ay pagkakataon upang magtiwala tayo sa Panginoon na alam niya ang kanyang ginagawa. Naisip ko din, ano, dahil sa issue ng politika, pwede bang i-apply natin yung pagtawag ng Diyos sa politics? Well, pwede naman. Dahil pwede namang tawagin itong kingdom work. Kung susundan po natin ng kasaysayan, lalo na sa Amerika, ilang mga kilalang personalidad na masasabing evangelical Christians na nasa side ng tinatawag ng mga Republicans at dun sa mga Roman Catholics and the rest, sila naman ay nasa side ng mga tinatawag na Democratic Party. Doon ay naghahalal sila ng mga kandidato bago ang talagang eleksyon. Kaya lang sa atin ay ibang-iba, no? Kanya-kanya. Kapag hindi inihilal ng kanilang party, ay magtatayo ng bago. Bukod doon, sa pagtakbo sa politika ay napahalaga ng qualification. In fact,
meron tayong isang kapatid sa Panginoon who used to worship with us. Meron siyang malinaw na qualifications for a higher position, pero mga ilang nakaraang eleksyon ay hindi siya pinalad. Ano? Ganun pa man ay nakaupo pa rin siya sa ibang posisyon. At nung dumating ang panahon ito ay tatakbo sana siya, subalit sa dami ng mga tatakbo ay pinili na lang niyang hindi tumakbo. At marahil hindi pa talaga timing ng Panginoon para sa kanya. Kaya kahit gusto niyang tumakbo ng presidente ngayong halalan, ay pinili niya yung mas mababang posisyon. Well, kung maalala niyo si Abraham Lincoln, siya ay talagang totoong believer of the Lord. Nung nagsimula ang kanyang political career in 1832, he was defeated for state legislature, failed in business, namatay yung kanyang asawa, he experienced a nervous breakdown, defeated for speakership, defeated for nomination for Congress, defeated for Senate, defeated for nomination for Vice President. But in 1860, he was elected to become the 16th President of the United States of America. Sa panahon na si Moses ay inihahanda ng Panginoon, ibinaba siya, nawalan at nasaktan. Pero sa kabila nun, ay wala tayong narinig kay Moses. Tinanggap niya kung ano yung kanyang naging kalagayan. Sa katunayan, halos 40 taon bago muling kinumpirma ng Panginoon ang pagtawag sa kanya. Si Moses ay nandun lamang sa parang at nag-aalaga ng mga tupa. Kaya nga kahit sa mga ginagawa natin na walang nakakapansin o yung ating ginagawa ay ang pinakamababa sa lahat, anumang ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi niya babaliwalain. At kung sakaling sa pagsunod natin sa Panginoon ay nakakaranas tayong masaktan o mawalan, at hindi man maging maliwanag kung anong mga dahilan yan. Ngunit ang sigurado, merong mas maganda na inihahanda ang Panginoon at ibibigay at gagawin ng Panginoon sa atin at sa pamamagitan natin. Mahabang panahon na si Moses ay naging tagapag-alaga ng mga tupa, subalit alam na natin na siya rin ay gagamitin ng Panginoon upang later on ay pangunahan ang bayan ng Diyos sa paglaya mula sa Egypt papuntang lupang pangako. Nawala man sa kanya ang kapangyarihan at lakas ng palasyo ng Egypt, subalit higit sa kapangyarihan ang naranasan niya nang sumunod siya sa Panginoon. In fact, noong mga panahon na ibinibigay yung 10 salot, ay napaiyak ni Moses ang paraon nang mamatay ang kanyang panganay na anak. Nawala din kay Moses ang kanyang karangyaan sa pagiging Prince of Egypt, pero nang sumunod siya sa Panginoon, ay nakita niya ang mas mataas na karangyaan ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan niya, ay nahati ang dagat na pula at nakatawid ang mga Israelita at nakaligtas sa muling kapahamakan ng mga Ehipsyo. Again, ang daan pataas ay nagsisimula sa daan pababa. Meron nagsabi, "The supreme test of service is this. For whom am I doing this? Much that we call service to Christ is not such at all. If we are doing this for Christ, we shall not care for human reward or even recognition. Our work must again be tested by 3 propositions. It is work from God as given us to do from Him. For God, as finding in Him its secrets of power, and with God as only part of His work in which we engage as co-workers with Him." Kaya naman ang isang indikasyon ng paghahanda sa atin ng Panginoon, sa ating pagsunod, ay yung kahandaan natin na ipahayag, "Everything we give to Him, all for Him, and all through Him." Sapagkat kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan natin ang paghahanda sa paglilingkod sa Kanya. Ang gatong katotohanan, kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. Yan ay mula sa kabanatang 3, 1-15. Sa bahagi ito ay ilang mahalagang tagpo ang ating makikita. Ang una dyan ay yung nang makarating si Moses sa isang lugar na sinasabing bundok ng Diyos. At ang sumunod ay ang
pagpapakita ng isang anghel ng Panginoon kay Moses sa pamamagitan ng punong kahoy na hindi natutupok. At doon ay nagsalita ang Diyos kay Moses at kinumpirma ng Diyos ang pagkatawag sa kanya. Again, noong mga panahong yun ay napaka-temporary ng presensya ng Diyos. Kung kaya't yung lugar ay napakahalaga para doon ay katagpuin ng Diyos. At ang sinabi nga sa atin, si Moses ay nakarating sa bundok ng Diyos, sa Horeb, at doon ay kinatagpo siya ng Panginoon. Kaya nga ganun din sa atin ngayon. Napakahalaga lagi yung ating pakipagtagpo sa Panginoon. At ito yung sinasabi nating paglalaan ng panahon para sa Panginoon. At ito ay maaring tumukoy sa sinasabi nating personal quiet time. At kung ang termo ng ito ay hindi pa pamilyar sa atin, lalong kailangan na magkaroon tayo at maglaan tayo ng personal time with God. Si William Wilberforce, isang Christian statesman noong panahong late 18th century and early 19th century, ay nagsabi ng ganito, "I must secure more time for private devotions. I have been living far too public for me. The shortening of private devotion starves the soul. It grows lean and faint." Yung parang sinasabi niya, nung nabawasan yung panahon ng kanyang morning, nung kanyang private devotion, ay mas lalo niyang naramdaman na siya'y nanghihina. Kaya nga pinakamabisang paraan ng pakipagtagpo sa Diyos ay yung tayo ay maglaan ng panahon ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At katulad ng binibigyan din natin sa panahon ito, yung paghikayat natin sa mga ama at sa mga lalaki ng tahanan na manguna at maging halimbawa sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil nga napakarami nating ginagawa sa panahon ito, masyado tayong abala. Sa kabilang banda na marami tayong ginagawa, ay parang lumalabas pa rin na nararanasan natin na parang may kulang. Naalala nyo yung lagi kong ginagamit na salitang good? Pag in-spell natin yung salitang good, ang sabi na G-O-O-D. Pero pag tinanggal natin yung salitang G-O-D o yung God, ano matitira? Yung O. And O is like zero. Meaning good without God is nothing. Sa isang banda, tulad ng sinasabi natin nung nakaraan, dahil sa atin ngayon ay hindi nalilimita ang presensya ng Diyos, ang isang mahalaga ding nangyayari dapat sa atin, kahit sa ating kabalahan, sa kabila ng ating kabalahan, kapag handa tayo na ang Panginoon ay katagpuin, kahit sa ating mga kabalahan, ang Panginoon ay magsasalita at siya ay ating maririnig. Sa maraming pagkakataon din kasi, sa ating mga kabalahan, doon tayo nakaririnig ng iba't ibang mga tinig na naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Isipin natin na sinasabi natin na abala tayo. Kapag sinasabi natin na abala tayo, pero kapag na-attract tayo sa kung anuman o sino man nakukuha nating bigyan ng pansin, kahit magsakripisyo tayo ng ating budget o kaya ang masaklap, nasasakripisyo at nasisira maging ang ating tahanan at ang ating mga relasyon. Napakalaga na kahit sa gitna ng ating kabalahan, handa tayong siya ay katagpuin, siya ay magsasalita at siya ay ating maririnig. Sa palitan ng usapan sa pagitan ni Moses at ng Diyos, yung pagkakataon na yun nang siya ay tawagin ng Diyos, naging pagkakataon yun upang makilala ng lubusan ni Moses ang Panginoon. Mapapansin natin na malaki yung comparison sa simula nang nakita ni Moses na yung kanyang kapatid ay naalipin, lumabas ang kanyang tapang at ang ginawa niya ay pinatay niya ang Egyptian ng bugbog sa kanyang kababayan. Pero sa pagkakataong ito ay parang tila nawala ang tapang ni Moses. Ang sabi dun sa talatang 10 hanggang talatang 11 ng kabanatang 3, sinabi ng Diyos kay Moses, "Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Egypto ang aking bayan at ang mga anak ni Israel." Sinabi ni Moses sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Egypto ang mga anak ni Israel?" Birin nyo, noong una ay parang ang tapang-tapang ni Moses. Pagkatapos ngayon ay bigla siyang parang nawala ng tapang sa pagkakataong ito. Tatlong mahalagang katotohanan ang pinahayag ng Panginoon kay Moses na naging dahilan para makilala ng lubusan ni Moses ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moses sa talatang 12, kanyang sinabi,
ako'y makakasama mo. Sa talatang 14 ay sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sa talatang 15, sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga saling lahi. At mapapansin natin sa bahagi ito na ang lahat ng mga katanungan ni Moses ay sinagot ng Diyos. At higit sa kung ano ang dapat gawin ni Moses, ang sinagot ng Diyos ay may kinalaman kung sino siya. Kaya nga napakahalaga kung paano natin nakikilala ng lubos ang Panginoon. At ang pakinabang nito ay upang makita natin na sa ating pagsunod, ang pangahawakan natin ay hindi ang ating lakas at karunungan o yung ating magagawa, kundi kung sino ang Panginoon. Tulad ni Moses, ang sabi ng Panginoon, ako'y makakasama mo. Sabi sa talatang 14. Kaya nga sa atin, hindi mahalaga kung parang nag-iisa tayo. Ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Sinabi din ng Diyos kay Moses, ako'y ang ako nga. Ako nga ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At ito'y nagsasabi sa atin na ang Diyos ay hindi magbabago. Magbabago man ang lahat, subalit ang Panginoon ay hindi magbabago. At kailanman, araw-araw, siya ay totoo. Napakahalaga kung paano natin nakikilala ng lubos ang Panginoon. At ang pakinabang nito ay upang makita natin na sa ating pagsunod, ang pangahawakan natin ay hindi yung ating lakas at karunungan o yung ating magagawa, kundi kung sino ang Panginoon. Sabi ng isang manunulat, when you have nothing left but God, then you become aware that God is enough. Kaya nga kapag nakilala natin ang lubusan ng Panginoon, higit sa lahat ay makikita natin ang Panginoon ay higit na at sapat pa. Sapagkat kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. Ano yung ating natutunan? Natutunan natin ang tatlong mahalagang katotohanan kapag ang Panginoon ay tumawag. Una, kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangang magsimula tayo sa pag-unawa sa Kanyang kalooban. At patuloy nating hinihikayat ang bawat isa, lalo na ang mga ama at lalaki ng tahanan na manguna at maging halimbawa sa matapat na paghawak at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat wala pa rin pinakamahusay na paraan para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagiging pamilyar natin sa salita ng Diyos. Ikalawa, kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan natin ang paghahanda sa paglilingkod sa Kanya. At kung sakaling sa pagsunod natin sa Panginoon ay makaranas tayong masaktan o mawalan, at hindi man maging maliwanag kung anong mga dahilan yan, ngunit ang sigurado, merong mas magandang inihahanda at ibibigay at gagawin ng Panginoon para sa atin at sa pamamagitan natin. Ikatlo, kapag ang Panginoon ay tumawag, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kaya nga napakahalaga kung paano natin nakikilala ng lubos ang Panginoon. At ang pakinabang nito ay upang makita natin sa ating pagsunod na pangahawakan natin ay hindi yung ating lakas o yung ating karunungan o yung ating magagawa, kundi kung sino ang Panginoon. Patuloy na tumatawag ang Panginoon sa atin upang lalo nating maunawaan ang Kanyang kalooban, upang tayo ihanda ng Panginoon sa lalong mabuti para sa atin at para sa Kanyang kalulatian, upang makilala natin ng Panginoon ang lubusan. At bilang bahagi ng pagtawag ng Panginoon, aalalahanin natin ang nahapunan. At dahil din sa Kanyang ginawa sa atin, ng ginawa ng Panginoon sa atin, sasariwain natin ang pagtatalaga ng ating buhay sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ay buhay at patuloy kang tumatawag sa amin. Nang simulan mo ang iyong
relasyon sa amin at itatag ang tipan noon pa man, in fact, bago pa magsimula ang sanglibutan. Tinawag mo ang mga taong kinikilala mong sa iyo. At nangyari ito sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Ngayon, ikaw ay patuloy tumatawag upang kami ay magpatuloy sa pag-unawa sa iyong kalooban, maghihanda sa paglilingkod, at makilala ka ng lubusan. Panginoon, narito kami at iniharap namin ang aming sarili sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpatuloy po tayo sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo at sa pamamagitan po ng pagsambang ito, muli mong marapatin ang pagkakaloob ng aming buhay sa inyo. Salamat Ama sapagkat sa aming kahinaan ay hindi mo hinahayaan na kami patuloy na malugmok sa aming mga kasalanan. Kaya nga sa sandaling ito patuloy kang tumatawag sa amin. At sa maraming pagkakataon na kami nakalimot, Panginoon, nandito kami at humaharap sa inyo. At patuloy na tawagan mo lalo na ang mga ama ng tahanan, ang mga kalalakihan ng tahanan upang pangunahan ang aming mga tahanan sa pag-aaral at paghawak ng iyong salita. Salamat Panginoon sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang karawan, sa mga anibersaryo ng mga pagsasama at sa pamilya na patuloy mong pinag-iisa. Salamat Panginoon sa mga panalangin na iyong tinugon. Salamat sa kung paano araw-araw naranasan namin ikaw ay totoo at ang iyong mga salita ay totoo. Kaya nga Panginoon sa aming muling paghihiwa-hiwalay sa pagtatapos ng pananambahang ito, dalangin po namin na maranasan namin ang pagkilos ng iyong salita sa aming mga buhay, ang pagkilos ng iyong Espiritu sa aming mga buhay upang kami patuloy na baguhin ayon sa iyong wangis. At dahil nga dito, Panginoon, tatanggapin namin ang iyong masaganang biyaya sa pamamagitan ng mga salitang ito. Mga anak ng Diyos, tanggapin niyo ang mga salitang ito na sa Kanya na makagagawa na higit ka sa lahat ng maaari nating isipin at hilingin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa mahabag sa inyo, at ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kalakasan sa pagsunod sa Kanya, sa pagtugon sa Kanyang pagtawag upang lumalim, lumago sa pagkakilala sa Kanya at sa pag-unawa ng Kanyang kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you for watching the Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are a Reformed and Bible-based Christian church located at Concha Cruz, corner Domingo Poblete Street, BF Homes, Parañaque, Philippines. And if you would like to know more about our church, please visit our website www.breadfromheaven.org or follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. If you would need prayer or counseling or would like to talk to our pastors, please feel free to message us on our social media channels or leave us a private message so we can get back to you. See you again next week and may God bless you and your family.